Marami talaga tayong idea na pumapasok sa isip natin sa loob ng isang araw na maaaring maliit o malaking idea na may kinalaman sa mga bagay na ginagawa mo o gusto mo pang gawin sa buhay. At ito ay maaaring may kinalaman din sa pagninegosyo. Kaya naman, gusto mo bang malaman kung ang iyong idea ay pwedeng maging negosyo? O pwede mo rin ba itong pagkakitaan? Kung oo ang sagot mo, panoorin mo hanggang dulo ang video na ito dahil bibigyan kita ng 5 tips kung paano magiging negosyo ang iyong idea. At make sure to check yung number 4 natin sa listahan dahil tingin ko maraming tao ang hindi gumagawa nito. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, solusyon ba ito? Kung gusto mong malaman kung ang iyong idea ay potensyal na maging negosyo, dapat ay nakakasolve ito ng problema para sa ibang tao o para rin sa ibang uri ng negosyo. Dahil kung titingnan mo lahat ng negosyo sa mundo, ay nakakapag-solve talaga ng problema. Kahit anong industry pa yan o kahit maliit o malaking negosyo, paniguradong solusyon ito sa isang problema. Kagaya na lang ngayon at patok ang mga online store or mga e-commerce na site dahil na nga rin sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic. So hindi tayo basta-basta nakakalabas dahil delikado. So patok itong Shopee, Lazada, itong GrabFood or Foodpanda kasi nasolve nila yung problema natin. Kaya dapat mag-focus ka at isipin mong maigi kung ang idea mo ba ay nakakasolve ng isang problema. Pagkatapos mong ma-evaluate, mag-proceed ka na sa number 2. Number 2, baby steps. Ngayon, kung alam mo nang nakakasolve talaga ito ng problema, ang kailangan mong gawin ay unti-unti mo itong umpisahan. Di mo naman kailangan na gawin agad yung end goal at biglain ang sarili mo lalo pat hindi ka pa naman talaga handa. So magandang gawin ay mag-set ka muna ng mga attainable na goals or mga baby steps na kaya mong gawin ngayong araw o ngayong linggo. Isipin mo na lang para ka lang umaakyat ng hagdan. So dapat yan, di ba? Ang hakbang ay step by step or isa-isa lang. Hindi naman pwede na from unang baitang ng hagdan ay tatalon ka na agad patungong ikalimang baitang. Ang katunayan ay unang baitang, tapos ikalawang baitang, tapos ikatlong baitang, and so on. Hindi pwedeng tatalon ka basta-basta, yung shortcut ka, mas may hirapan ka lang. Kaya for example, kung gusto mong magkaroon ng negosyo na sari-sari store, alamin mo ngayong araw kung ano-ano or magkano ba yung mga bibilhin mong produkto para sa tindahan. Okay? So tapos ka na sa step 1. So pwede naman kinabukasan, alamin mo naman kung saan pwede kang pumuesto o kung saan ka makakahanap ng ahente or mga supplier at iba pa. So unti-unti lang guys para hindi rin kayong na-overwhelm sa mga impormasyon at hindi kayo mahihirapang mag-decide. So i-breakdown nyo lang yung mga dapat nyong gawin sa mga attainable na goal na pwede mong magawa agad or mga baby steps. Para ka lang rin merong pizza, tapos hahati-hatiin mo lang. Halimbawa, hahatiin mo sa 8 slices. So isa-isang slice ka lang ng pizza. Huwag mong kainin ng buo yung pizza na walang slice kasi mahihirapan ka lang. Same din yung sa negosyo. Slice by slice or step by step. Number 3, huwag iris lahat ng pera. Kung meron ka na ring idea at unti-unti mo nang nagagawa yung mga dapat mong gawin, dapat din na ilaban mo lang yung pera mo na kaya mong mawala sa'yo. Huwag kang mag-all-in. Huwag kang magpatipato panabla. So dapat meron kang matitirang bala. Para kung sakali man na magkaroon ng problema, magkamali ka, or malugi ka, ay hindi ka basta-basta mazizero at mahihirapang bumangon. Sa ganitong paraan, may iwasan mo rin mabaon sa utang. Kaya kung meron kang trabaho ngayon at consistent naman yung kinikita mo kada buwan, huwag ka kaagad magre-resign ng basta-basta. Lalo pat hindi pa naman talaga kumikita yung kakaumpisa mo pa lang na negosyo. Kasi dapat meron ka talagang safety margin or safety net para tuloy-tuloy lang yung cash flow mo kada buwan. So kung nakaipon ka na ng 100,000 pesos at may trabaho ka pa naman, pero gusto mo talagang matesting yung idea mo kung posible bang maging negosyo ito, so I suggest na ilaan mo lang yung kaya mong i-risk na mawala sa'yo. So halimbawa, 30,000 pesos. So yung puhunan na yan, i-testing mo muna. Start small ka lang talaga palagi. Okay lang yun. Wala namang problema doon. Marami naman talagang negosyo na nag-start sa maliit papuntang malaki. Mas maganda naman yun kesa malaki
tapos papuntang maliit. Start small, but dream big. Parin, ika nga, di ba? Dito mo rin ma-apply yung risk na tinatawag rin na calculated risk. So, hindi ka basta-basta mag-risk. Dapat planado rin at malaki rin yung chance mong magtatagumpay kesa matalo. Kaya i-risk mo lang kung ano ang kaya mong i-risk na pera. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button para hindi mo miss out ang mga bagong videos natin. Thank you! Number 4, mag-focus sa strengths. Okay, so ito yung binanggit ko kanina sa intro natin. At marami kasi talaga mga tao or mga nag-uumpisang negosyo na halos lahat ay gusto nilang gawin or akuhin lahat ng trabaho. Pero in reality kasi, kung gusto mo maging scalable ang business mo or kahit tingnan mo pa ang mga successful at malalaking business, ang mga may-ari niyan ay may mga katulong na mga tao. Hindi lang sila ang nagpapatakbo sa isang negosyo at hindi rin nila ginagawa ang mga bagay na hindi nila alam or yung mga kahinaan nila. Pero guys, don't get me wrong here, pero magandang mindset naman yun na aralin mo at palakasin mo yung weakness mo. Pero kasi kung gusto mong mas mabilis, mag-grow pa, kailangan mag-focus talaga kung saan ka magaling para maiwasan mo rin ma-stuck or malugi or matalo agad sa umpisa. Mas mabilis kasi tayo talaga mag-grow pa ng strengths natin kumpara sa pag-i-improve ng mga weakness natin. Kapag nag-focus ka rin sa strengths mo, mas malilis mo yung stress mo sa kakaaral or identify ng mga bagong bagay na hindi mo alam. Mas magiging productive ka rin at mas masaya ka kasi hindi ka stress sa ginagawa mo. Mas confident ka rin syempre at mas magiging creative pa. Kaya kung hindi mo alam ang isang bagay or nahihirapan ka, mas magandang i-outsource mo na lang or ipagawa sa iba na mas magaling sa'yo at mas gusto nilang gawin yung bagay na yun kumpara sa'yo. So halimbawa na lang, meron kang grocery store. So kung hindi mo naman strength yung paggawa ng mga signage, hindi ka naman magaling mag-design o mag-lettering, huwag ka nang magpaka-stress doon para gawin yun. At mag-sign ng oras at pera para ma-figure out lang gawin yung signage. So ipagawa mo na yan sa iba na mas expert sa'yo. Oo, maganda naman na aralin mo yun. Wala namang problema doon at siguro mas makakatipid ka rin. Pero isipin mo lang at nagsayang ka ng maraming pera at oras pero ang resulta ng gawa mo hindi rin naman yung ine-expect mo. In short, pangit yung gawa mo. So sayang lang yung mga ganun, di ba? Ipagawa mo na lang sa iba para walang problema. So halimbawa rin at ang strength mo ay ang pakikipag-usap sa mga supplier. So magaling yung communication skills mo. So tuloy mo lang yun, gawin mo lang yun. Huwag mong itry gawin lahat ng trabaho sa negosyo, lalo na yung kahinaan mo o hindi mo talaga alam kasi ikaw lang din yung mahihirapan sa uli. O sa una, maaari ikaw lahat ang gagawa niyan. Pero kung may pagkakataon kang ipagawa sa mas magaling sa'yo, ipagawa mo na sa kanila. May dahilan kung bakit may iba't ibang trabaho yung mga tao sa isang kumpanya na may iba't ibang job positions, iba't ibang department at hindi naman lahat ng yun ay kayang gawin ng may-ari ng isang kumpanya. So make sure lang na mag-focus ka sa strengths mo. Alright, last number. Number 5, kumilos ka. So syempre, lahat naman ng idea para magkatotoo, kailangan mong kumilos. Kailangan hindi ka lang puro plano or puro salita. Kailangan may gawa ka rin. Ito kasi ang pinagkaiba ng iilang tao kumpara sa karamihan ng tao. Minsan siguro kapag nakakita ka ng isang negosyo, halimbawa laundry shop sa lugar nyo, tapos mapapasabi ka ng sayang, idea ko yun ah, na magka-laundry dito. O diba, mga ganito. Or teka, idea ko yun ah, yung buy one take one na shawarma. So kung hindi ka lang puro idea at gumawa ka ng paraan para matupad ito, hindi ka sana manghihinayang ngayon at sasabihin na para mang ninakaw o ninaya yung idea mo. So kung ang problema mo para matupad yung idea mo sa negosyo ay pera, gumawa ka pa ng paraan para madagdagan yung kita mo. Kung ang problema mo ay hindi mo alam kung paano mo umpisahan, so aralin mo, magtanong-tanong ka, mag-canvas ka, o manood ka sa YouTube o magbasa ka ng libro. Kung wala ka namang pwesto, edi maghanap ka ng pwesto kung saan pwede. Kung wala kang tauhan na pwede magbantay, so maghanap ka ng tao. O baka pwede ikaw muna ang magbantay. So in short guys, sabi nga diba, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Kasi lalo pa ngayon ang information age na, ang bilis mo lang makakuha ng idea or karunungan sa internet. So dapat ginagawa mo yan. Kailangan kumilos-kilos ka rin at huwag kang tatamad-tamad para hindi ka magsisi at manghinayang sa uli. Sabi nga sa isang quote ay ganito, action is the foundational key to all success. Tandaan nyo yan. Kaya kumilos ka ngayon at gawin mong dapat mong gawin, mapamaliit man yan or malaki. Basta kumilos ka para sa idea mo.
In summary, itong 5 tips kung paano magiging negosyo ang iyong idea. Number 1, solusyon ba ito? Number 2, baby steps. Number 3, huwag i-risk lahat ng pera. Number 4, mag-focus sa strengths. Number 5, kumilos ka. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. We'll be right back.